Good afternoon po. So, kain po tayo ng... ano pang tag dito? Dumpling. Ano ba yan, Heidi? Nawala na sa isip mong dumpling. So, while I'm eating, bibigyan ko po kayo ng tip kung paano po ba kayo magugustuhan ng inyong employer. So, sa anong paraan? Ito ay ilan lang sa paraan base sa aking karanasan. So, number one po, para po magustuhan kayo ng employer. Pag unang tapak nyo pa lang po sa bahay ng inyong amo, pag bago pa lang po kayo, huwag po kayo magdi-demand ng day off kaagad. Yes po, huwag po kayo magdi-demand ng day off kaagad. Then, kasi pag magtatanong kayo, pag magdi-demand kayo kaagad ng day off, syempre, hindi sila matutuwa. Kasi kumbaga, bago pa palang, napaka-demanding mo na kaagad. What more po kung tumagal-tagal ka pa, di ba? So, number two po, kailangan magpakitang gilas ka. Hanggat maaari, huwag mo munang hawakan ang cellphone mo. Kasi yung may ibang employer naman po na, hindi naman po lahat ng employer ay, ano eh, yung as in talagang masama. Marami din mabubuting mga Taiwanese. So, magpakitang gilas ka po hanggat maaari, huwag mo pong hawakan muna ang cellphone. Kasi once na nakita po nila sa iyo na kumbaga napakasipag mo, habang tumatagal po 'yan kasi pag umpisa pa lang po, hindi niyo pa po makikita ang tunay na ugali nila. Yes, maaari pinakita sa inyo bago pa lang po kayo dito sa Taiwan, papakita sa inyo na sobrang bait nila sa iyo. Huwag ka pong maging kampante na, kumbaga, sa umpisa pa lang mabait na sila. Huwag pong maging kampante. Kailangan po ay, ano matawag dito, maging, ano ka rin po, obserbahan mo din po. Saka huwag ka pong, kumbaga, pakita mo na talagang, as in talagang, hindi sila nagkamali ng impression sa iyo. Yan po. At, kasi sa umpisa, kumbaga, under for observation ka pa lang. Di ba, ganun din sa company, under for observation pa lang. Kumbaga, probationary pa lang. Kasi kapag nakuha mo na po ang loob nila, ibig sabihin yan, may tiwala na po sila sa iyo, kahit hindi ka po nila babantayan, alam nila na ginagawa mo yung trabaho mo. Yes po! So, dapat po magpakitang gilas at iwasan muna ang cellphone pagbago. Then, number three po, syempre, kung halimbawang wala po kayong CCTV sa bahay at ang alaga nyo po ay malakas pa, sa alaga po kayo dapat maging sip-sip. Ang ibig ko sabihin ay alagaan nyo po mabuti ang inyong alaga at ipakita nyo sa kanya na talagang kumbaga parang kapamilya mo din ang turing mo. Kasi alam nyo po ba, yung mga alaga natin, lalo pag malakas pa, kahit hindi mo kabati ang inyong amo, pag ang alaga mo kabatin mo, siya po yung magsasabi mismo. Katulad po ng alaga ko, kasi yung mga amo ko wala sila dito eh. Hindi nila nakikita kung ano yung ginagawa ko. So alaga ko mismo, siya yung nagbibida. So, kasi sa alaga ko, okay ako. Siyempre, sa mga anak niya, okay din ako. Ganun lang po yun. So, kailangan mahalin natin ang alaga natin, huwag natin silang saktan. Ano bang tawag dito? Hindi ko naman sinasabing sinasaktan nyo sila, diba? Ibig ko sabihin, alagaan natin sila ng tama. Kasi sila po yung ating CCTV. Sila po yung magpaparating sa ating mga amo na, ay, okay yan si Heidi, magaling yan, ganyan. Ginagawa niya ang trabaho niyan kahit wala sila. Napakasipag niyan, ganyan. Kasi ganyan ang alaga ko eh. So, yon number three po. So, kailangan i-give natin yung best natin sa alaga natin. Although, may nababasa akong iba, kumbaga, may nababasa ako sa mga feedback, pero hindi naman po lahat ng mga Taiwanese ay, ano ba ito, masama. Magagandang, may magagandang loob din. Kumbaga, mas nakakarami yung nakakabuti kaysa sa masama. So, yun po. At pang-apat, huwag nyo pong kakalimutan si God. Magdasal po lagi. Kasi, lahat po ng ating hiling, lahat po ng ating panalangin, dinidinggin niya po, ipinibigay niya sa atin.
So, yun po. Sana nagkaroon po kayo ng idea kung ano ba yung mga dapat mong gawin para maging okay ka sa bus mo. So, I hope na nabigyan mo kayo ng idea, nakapulot kayo. Yan po ay sa mga ilan lang po yan na dapat mong gawin, lalong-lalo na pag bago ka pa lang or pag may plano kang mag-apply dito sa Taiwan. So, yun po. At ito po muli sa inyong, ito po muli si Mommy Heights nagsasabing magandang tanghali sa inyo pong lahat. Sana po nag-enjoy po kayo sa pakikinig sa akin. Hindi ko na po patatagalin dahil kakain na po ako ng aking kikim. Dumpling. Sorry. So, magandang tanghali po. Kung hindi ka pa po nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo sa aking channel. At don't forget to click the like and click the bell button for update of new videos. So, thank you for watching me. Mabuhay po tayong lahat, mga ka-OFW. Kaya natin to hanggang sa tayo umaman. God bless us!